What's up everyone? Isang maulan na gabi sa inyong lahat. Kung nakikita nyo, medyo maulan ngayon. Ayun, medyo humukulog at kumikidlat pa ngayon. Nung mga nakaraang linggo, mainit na dito eh. Ngayon, biglang umulan. Hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng panahon meron ngayon dito. Anyway, siguro last na ulan na to. So mga susunod na linggo or araw, mararanasan na naman namin dito yung mainit na malaimpyernong init. Oh, buti na lang, hindi ako nakabike ngayon. Kung hindi, mukha akong basang sisiyo ngayon. Anyway, pauwi na ako ng bahay. Pupunta ako sa supermarket. Magluluto ako ng sabaw. So, bagay na bagay ngayong maulan na panahon. Magluluto ako ng sinigang na baboy. So, pupunta na ako ng supermarket para bumili ng ingredients. So guys, magkita-kita tayo sa kusina ko. See you! Yo guys, welcome back sa kitchen ko. Ito na yung mga ingredients sa pagluluto ng sinigang na baboy. First, yung ating baboy. Ang ginamit ko dito yung ribs, tsaka yung okra, mga 10 pieces, tsaka kangkong, labanos, dalawang green chili, tsaka sitaw, kamatis, tsaka yung lemon juice. Ito yung gagamitin natin na pampaasim. Talong, tsaka sibuyas. Umpisahan na natin guys ang pagluluto ng sinigang na baboy. First step, painitin natin yung mantika sa kaldero, tsaka ilagay na natin yung sibuyas. Igisa lang natin siya hanggang sa medyo lumambot, tsaka medyo maging transparent yung ating sibuyas. Kung sa tingin nyo okay na yung onion, pwede na natin ihalo yung kamatis natin. Igisa rin natin siya hanggang sa lumambot yung kamatis. So ayan, medyo malambot na yung ating kamatis. Pwede na natin ihalo yung ating ribs na baboy, pork ribs. Igisa lang natin yung ating baboy hanggang sa maging light brown siya. A few minutes later. So ayan, medyo light brown na yung ating baboy. Itimplahan natin siya ng patis para magkaroon ng lasa. Pagkatimpla natin, medyo haluin natin para maabsorb ng baboy yung patis tsaka yung kamatis. Halu-haluin lang natin. Kung sa tingin nyo okay na yung baboy, pwede na nating lagyan ng mga 3 cups of water. Itakpan natin, tapos pakaluan ng mga 30 to 40 minutes para lumambot yung baboy. Depende naman yun sa texture ng baboy kung ilang minutes yung siyang pakukuluan. 1 eternity later. Yon, kung sa tingin nyo medyo malambot na yung inyong baboy, pwede na natin ihalo yung ating pampaasim. Ito yung aking lemon juice. Ito yung ginagawa kong pampaasim. So, depende na lang sa inyo guys kung gusto nyo gumamit ng mga magic sarap, mamasitas, or nor cubes na pampaasim. Pero sa akin talaga, ayoko nang gumamit ng ganun. So, ano na lang ako, talagang natural na pampaasim ang ginagamit ko. Mga after few minutes, pwede na natin ilagay itong ating labanos. Pakuluan din natin siya ng mga ilang minuto. Iisabay na natin itong ating green chili at iin natin sa gitna para lumabas yung katas ng anghang niya. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating sitaw or string beans. Sabay na rin natin yung ating talong. Pagkatapos niyan, pakuluan natin ng mga ilang minuto at takpan. After mga ilang minutes, pag kumulo na, pwede na natin ilagay yung ating mga okra at yung kangkong. Pero after nating mailagay, pakuluan lang natin siguro ng mga ilang segundo
Tapos patayin na natin para hindi ma-overcook yung okra tsaka yung kangkong. Mas masarap kasi yung gulay kapag medyo fresh siya, hindi siya overcooked. One eternity later. Ayan, luto na ang ating sinigang na baboy. Pwede na nating patayin yung ating kalan para hindi masyadong ma-overcook yung mga gulay. Kanin na lang ang kulang nito. Masarap din to sa patis na may calamansi at sili. Tamang tama rin ngayon sa panahong umuulan dito. Masarap higupin na mainit na sabaw. Ito na ang ating sinigang na baboy na napakasarap. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. I-share nyo na rin, tsaka i-click nyo na rin yung bell button para ma-notify kayo in case na meron akong bagong video na i-upload. So, until next time, I'll see you on my next video. Peace!